Hello, good morning mga friends ko at saka sa mga viewers. Good morning sa mga kapwa ko tindera at saka tindero. Good morning. Ang oras ay alas 10 na ng umaga. I-share ko lang sa inyo kasi may nagtanong kung saan ko daw ba nabili yung aking lagaya ng gamot. Si Stephanie G. Sis, ito yung sagot ko sa tanong mo kung saan ko nabili yung lagayan ko ng gamot. Papakita ko sa inyo lang mga viewers. Ito yung lagayan ko ng gamot. Dito ko nilalagay yung mga gamot na binibili ng aking mga customer. Kasi dati, yung lagayan ko ng gamot, yung parang Durabox na maliliit, yung parang ganun. Pero dalawa lang kasi yung Durabox kong maliit. Kaya hindi na nagkasya yung aking mga gamot. Tsaka mas okay to sa akin. Ito, kasi marami siyang malalagay na gamot. Meron siyang 25 ka boxes na ganito. Ang binili ko lang ng mga gamot is yung mga pangkaraniwang kailangan ng mga aking mga kapitbahay. So, yun dito, talagang space pa siya. Bale, nagbabalakpa kong bumili ng buskupan kasi yun, hinahanap na naman siya sa akin. Wala pa ako. Ito, mas okay to sa akin kasi bawat mga gamot, meron siyang sariling ganito. So, nilalagyan ko siya ng mga level. Compared dun sa parang Durabox na maliliit, minsan nahalo ko kasi hindi na magkasya yung mga gamot ko. Kaya sa isang drawer, dalawa bali yung gamot na nilalagay ko. Pag si husband nagbabantay dito sa tindahan, nagugulo. Yan. Hindi niya alam kung magkano yung presyo. Kaya naisipan kong umorder sa Shopee. Yan. Ang order ko po neto ay 700. Bali, 3 days ko lang siyang inantay. Dumating na siya. Yung normal pa yung yung wala pang pandemic na ganito, yung mga COVID. Yung normal pa tayo. Ayun. Nga pala guys, bago kayo umorder sa Shopee or sa Lazada, tignan nyo po muna yung mga feedbacks kasi minsan may mga feedback na negative. Kaya hindi, huwag ka dun umorder, humanap ka pa ng iba na humanap ka pa ng ibang mga nagbebenta ng ganito. Ako kasi, bago ako umorder sa Shopee, tinitingnan ko talaga yung mga positive na feedback. Kung okay yung ganyan na seller, ganyan. So, doon ako kumukuha. Bali, ang isi-search nyo lang naman po is medicine storage. Yun lang naman po. Tapos, ang kagandahan kasi ng ganito is solo mong malalagay yung bawat mga gamot. Katulad nito. Itong may pinamik ko, ayan, may pinamik lang talaga yung nakalagay dyan. Hindi ko na kailangan ihalo pa. Paghaluin pa, hindi ko na kailangan dalawa sila sa isang drawer na ganito. Ayan. Bali, ito kasi, ito ipapakita ko sa inyo yung bawat example na isa para makita nyo kung gano'n siya kalaki. Ayan po. Ayan, ito siya. Bawat niya. Mas okay siya sa mga tindahan. Kasi, malalagay mo pa siya ng bawat box. Malalagay mo yung pangalan niya, yung price niya. Ayun, so, hindi na ako nahihirapan at saka yung mister ko. Kaya, yan, ito. Yan yung recommended ko sa inyo. Pero, nasa inyo rin naman po kung ito talaga yung gusto nyong lagayan. Pero ako kasi mas gusto ko ito. Guys, bali, ngayon ipapakita ko na lang sa inyo yung eksaktong ng storage ko ng ng mga gamot para makita nyo talaga yung example. Ito guys. Yan guys, ipakita ko sa inyo yung aking lagayan ng gamot. Ito po, yung Mipinamic. Ayan. Diyan siya. Ayan. Bawat lagayan, kung ano yung ko,
meron diyang mga level para alam ng Mr. Corin kung saan nakalagay yung ganitong gamot. Tapos yung amoxicillin, ganyan. Yung bioflow, yan. Dagdag din kasi to sa ano eh, sa kita ng tindahan natin. Kasi talagang hinahanap naman talaga to ng ating mga customer. Yan. Ayan. So, ano siya, 25 siya ka boxes. Yung iba nga, wala pa siyang mga laman. Yan. Kasi, yung ibang vitamins din, katulad nito, narebikon ko, ganyan na lang. Baka bibili na rin ako ng Myra E, kasi may naghahanap na rin ng mga dalaging ding. Ayan, kaya bibili na ako. Bale, ito siya, oh, sample. Yan. Ito siya. Marami ka nang malalagay. At least, ang kagandahan dun kasi, hindi na magkasama yung mga gamot. Yun yung kagandahan dun. At saka matibay siya, guys. Ayan, oh. Matibay siya. Plastic lang naman siya, pero matibay. Ayun nga, para siyang sa Dora box din kasi merong ganito. Oh. Meron siyang ganyan, meron siyang ganyan, oh. Yung parang brace, ayan. Yan, yung parang ganyan. Meron siya, talagang matibay 'yo. Tapos meron nga tong ano eh. Pwede na parang kung gusto mo siyang ikabit sa pader, meron siyang free na ano. Ano ba yun? Ito. Ito. Yan. Kasi pwede mo siyang ipadikit sa pader mo. Kasi meron siyang butas na dito. Oh. Ayan guys. Oh. Ayan. Meron na siya dyan. Apat kasi yun eh. Yung pre na ganun. Pwede mo siyang idikit sa pader. Yun yung maganda. Ang kaso ako, hindi ko siya nadidikit sa pader kasi wala nang space yung pader ko. Baka maghahanap lang ako. Pero okay na rin naman sa akin siyang ipatong sa ibabaw ng mga estante. Kasi para mabilis lang din magkuha. Kasi yung customer, minsan talaga nagmamadali. Yan. Yun guys, napakita ko na sa inyo yung example ng aking lagayan ng gamot. O, diba maganda siya? Pero, ayun, kanya-kanya naman tayong style sa ating mga lagayan ng gamot. So, ayun lang po yung aking masishare muna ngayon. Bye-bye!